Naaalala mo ba ang Candy Crush? Mayroong isang bagay tungkol sa larong ito na masyadong nakakahumaling at mahirap pigilan. Marahil ang mga masasarap na itsura ng mga candies na nakikita natin sa larong ito, kaya maraming nahuhumaling sa larong ito. Alinmang paraan, pinatutunayan lamang na ang pag-ibig ng mga Pilipino sa mga candies ay nananaig pa rin, pareho mang offline at online. Halimbawa na lamang sa klasikong candies ng Pinoy. Maaaring hindi natin makatagpo ang mga matatamis na kasiyahan na ito sa araw-araw, ngunit ang simpleng paningin lamang sa kanila ay magpapahiwatig na ng alaala ng ating pagiging inosente. Kaya't sa videong ito, ating alamin ang napakatamis na kwento sa likod ng anim na Pinoy candies na kilala. Ang una sa ating listahan ay ang cotton candy, na orihinal na tinawag na fairy floss at naimbento ng isang dentista. Ang mga kaganapan sa paaralan o anumang paglalakbay sa perya ay hindi magiging kumpleto nang walang malambot na matamis na maasukal na cotton candy. Orihinal na pinangalan ng fairy floss ang cotton candy at naimbento ng apat na kalalakihan. Isa sa kanila ay isang dentista. Noong huling bahagi ng 1890, ang dentista na si William Morrison kasama ang tagagawa ng candy na si John Wharton ay nakapagpatent ng kauna-unahang electric cotton candy machine. Gamit ang centrifugal force, nagawang matunaw ng makina na ito ang asukal at gawing malambot at masarap na candy. Ang fairy floss ay naging sikat noong 1904 sa World's Fair sa St. Louis na nakabenta ng 68,655 na kahon para sa 25 sentimo. Noong 1972, isang otomatikong makina ng candy ang ipinakilala na humahantong sa isang malaking pagtaas sa paggawa ng cotton candy. Hindi nagtagal, ang fairy floss ay naging simpleng kilala bilang cotton candy. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang candying stork, mula sa stork hanggang sa star. Ang stork ay isang patok na Pinoy menthol candy. Ito ang pinakamabentang candy ng mga takatak boys. Dahil sa preskong hininga na binibigay nito sa tao, kaya mas pinipili ng mga mas maraming naninigarilyo ang candying ito. At dahil dito, napakatanyag ng candying ito at nai-export pa nga ito sa Estados Unidos. Base sa tagline nito na stork masarap kasama, tunay nga na napakahusay na tila maliwanag para sa klasikong candying Pinoy. Noong 1996, inilantad ng Los Angeles Times na ang mga wrappers ng candy ng stork ay naglalaman umano ng mapanganib na mataas na antas ng lead. Hindi nagtagal, bumagsak ang Stork Products Incorporated, ang tagagawa ng candy. Si Jacinto Nang ng Rebisco ang sumagip at bumili ng 60% ng kumpanya. Ang pangalang stork ay pinalitan bilang star na may halos magkaparehong balot. Ikatlo sa ating listahan, ang mga yema na nagmula sa leftovers. Ang yema ay salitang Espanyol para sa mga egg yolks. Sa makatuwid, sikat din ito sa Espanya kung saan kilala rin ito bilang St. Teresa's Candied Egg Yolk. Ngunit saan nga ba mismo nagmula ang matamis at milky na candying ito? Bukod sa ilang impormasyon, walang ibang mapagkukunan ng tumpak na paliwanag sa pinagmulan nito. Pinaniniwalaan na ang yema ay isang produkto ng talino ng tao at pagiging may kakayahan. Noong araw na ang semento ay hindi pa naiimbento para sa pagtatayo ng gusali, bilang isang resulta, ang ginawa ng mga tao para tumibay ang kanilang mga bahay ay sa paggamit ng lime na sinamahan ng mga shell ng itlog at ng mga puti ng itlog. Di nagtagal, ang mga galon ng egg yolks ay naiwang hindi nagamit. Upang matiyak na hindi sila maaaksaya o masasayang, ang mga tao ay nagsimulang lumikha ng mga recipe na batay sa itlog tulad ng leche flan at syempre ang yema. Sa kasalukuyan, ang yema ay maaaring ihanda alinman sa mga piramid na hugis candies na nakabalot sa makulay na cellophane. Para sa ika-apat na listahan, ito ang pastillas de leche at ang namamatay na sining ng pabalat. Ang pastillas de leche na nakikita natin ngayon ay madalas na nakapaloob sa mga puting papel na pabalot. Maliwanag at maputla sila kung iahambing sa mga detalyadong disenyo ng hiwa ng papel na natatangi sa San Miguel, Bulacan na itinuturing ng marami
bilang pinagmulan ng pastillas de leche. Ito ay may halong inspirasyon ng Aztec arts at ng papel picado ng Mexico o yung tinatawag na butas na papel. Ang pabalat ay madalas na ginagamit bilang dekorasyon o table centerpiece. Ang mga ginamit na balutin para sa pastillas de leche ay madalas na pupunta bilang mga regalo sa kasal o pasalubong. Nakakatuwa at masalimuot. Ang sining ng paggawa ng pabalat sa kasalukuyan ay nasa gilid ng pagkalipol o yung unti-unti nang nawawala. Ang ilang gumagawa kasi nito ay nasa edad 70 to 80 years old na. Ngunit salamat sa pagsisikap ng mga pabalat masters tulad ni Aling Nene Ocampo. Ang namamatay na sining na ito ay mananatiling buhay at patuloy na maipapakita ang mayamang katutubong kultura ng bayan. Para naman sa ikalimang listahan, ang salitang nibs ay pabaliktad na anyo ng salitang spin. Ang tsokolate na nibs na pinahira ng Kendi ay isa lamang sa mga pinakabagong produkto na nagdala ngayon ng Jack and Jill na pangalan. Hindi alam ng marami na ang nibs ay ang anagram o ang pabalik na anyo ng salitang spin na sa kabilang banda ay naglalarawan sa proseso ng pag-ikot na ginamit upang likain ang mga nakatutuwang candies na chocolate na ito. Ang nibs ay isa lamang sa mga tanyag na merienda at candy sa ilalim ng Jack and Jill. Tulad ng ipinahiwatig ng pangalan nito, si Jack and Jill ay nagmula sa tanyag na nursery rhyme. Pinili ito ng may-ari na si John Gokongwei sapagkat maganda ito at madaling tandaan at higit sa lahat, ito ay isang pangalan na madaling makilala para sa mga bata. At para naman sa uling listahan, narito ang Lala, ang milk chocolate na ipinangalan sa apat na magkakaibang tao. Sa loob ng higit na apat na dekada, ang Lala milk chocolate ay naging mabenta sa maraming mga lokal na sari-sari store. Matamis ngunit hindi masyadong mapangakit. Ang tatak ng pastillas meat chocolate na ito ay minahal ng mga henerasyon ng mga Pilipino. At para sa mga taong gustong makarinig ng mga kwento na mula sa kahirapan tungo sa kaunlaran, ang pinagmulan ng Lala milk chocolate ay bagay sa ganitong kwento. Noong 1973, ang mag-asawang Bicolano na si Lou Vimin at Salvacion Belaro ay lumipat sa Maynila kasama ang kanilang apat na anak. Pinilit ng kahirapan ang pamilya na lumipat sa Balagtas, Bulacan kung saan kailangan magtrabaho ni Ginoong Belaro sa maghapon at gumawa ng kamote candy kasama ang kanyang pamilya sa gabi upang mabuhay lamang. Ang trademark na Lala o LALA ay nagmula sa inisyal na unang apat na batang Belaro na sina Louie, Arlene, Leonisa at Arlit. Ngayon kinokontrol ng Grace Point Enterprises ang 70% na bahagi ng merkado ng mga lokal na candies ng chocolate at tinatamasa pa rin ang tagumpay kahit wala na ang tulong ng ads sa TV. At dito nagtatapos ang ilang mga kwento patungkol sa mga kilalang Pinoy candies. Nawa ay nakapagbigay kami ng konting kaalaman patungkol dito. Kung nagustuhan nyo ang video ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!